ya y amor. Ako'y magpupuri sa'yo, ay mananatili. Ang lahat ng anak ng Diyos ay mapupunti. Ang biyaya mo'y umaagos sa aking buhay. Mawala ang Diyos dahil sa'yo pag-ibig namin. Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon para sa isang panibagong umaga na ipinagkaloob niya po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating morning devotion at isang mapagpalang Sunday ng umaga po sa bawat isa sa atin. So ngayon po ang araw ng panambahan, mga kapatid. Kaya habang tayo ay naghahanda, so bayaan po na bahagihan ko muna kayo ng salita ng ating Panginoon. So samahan niyo po ako sa sandaling ito, mga kapatid, at sa pagsisimula po ng ating morning devotion, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, aming dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat God sa kagalakang ito, Panginoong Jesus, na meron ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat God, hallelujah, sa buhay at kalakasan na meron kami, Panginoon, na tinatamasa namin sa mga oras na ito, Panginoong Jesus. Salamat God sa mga pagpapalang ibinubuhos mo sa amin sa umagang ito pa lamang, Panginoon. Salamat God, hallelujah, sa dakila mong pag-ibig, sa dakila mong katapatan, Panginoon, sa iyong biyaya at habag, Panginoon, na aming nilalasap sa mga oras na ito. God, hallelujah, sa pagsisimula po ng aming araw, Panginoon, hallelujah, tulungan mo kami, Panginoon, na malaman ang kalooban mo, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na marinig ang mensahe mo. At hallelujah, tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na mag-aral ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, na manguna. Ikaw, Lord, ang mangusap sa bawat isang nakikinig, Panginoon, at Lord, ang iyong lingkod. Gamitin mo po ako, Panginoong Jesus, na daluyan ng iyong mga pagpapala, God. Lord, sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat. Ikaw lamang po ang aming dinadakila ng iyong makapangyarihang pangalan, Jesus. Amen. Praise God. Ayan, mga kapatid, isang magandang umaga pong muli. At ngayon po ay dadalhin ko sa inyo ang mensahe na nagsasabing ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Praise God. So, karaniwan naririnig natin na about sa tunay na pag-ibig ng ating Diyos. So, alam na po natin yan, familiar na po tayo at gamang-gama na natin, marami na tayong mga pinanghahawakang verses tungkol sa tunay na pag-ibig, sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin, mga kapatid. So, ngayon naman po, pag-usapan natin ang tunay na pag-ibig sa ating Diyos. So, tayo bilang tao,
Paano ba natin malalaman kung tunay ba yung pag-ibig natin sa ating Diyos, mga kapatid? So, ito po ay magmumula sa 1 John chapter 5, verse 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Praise God! So, yan po ang ating key verse, mga kapatid. At mula dito, ito nga nabasa natin na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad pala sa kanyang mga utos, mga kapatid. So, marami pong tao ngayon, mga kapatid, ang nagsasabi na mahal nila ang Diyos. Nakilala nila ang Diyos, mga kapatid. Pero, kung titingnan natin kung paano sila namumuhay, kung titingnan natin kung paano sila kumikilos, nagdadamit, nag-iisip, kung paano sila nakikitungo sa ibang tao, mga kapatid, ay hindi natin masasabi na talagang kilala nila yung Diyos o talagang mahal nila yung Diyos, mga kapatid, dahil hindi nagmamanifest, hindi nakikita sa kanilang buhay, hindi visible sa kanilang pamumuhay ang sinasabi nilang pagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid. So, base po dun sa nabasa natin, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay makikita natin base sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. So, hindi po natin masasabi na tunay na minamahal natin ang ating Panginoon kung wala naman po tayong pagtalima, kung wala naman po tayong pagsunod sa kanyang mga inuutos o sa kanyang kalooban, mga kapatid. So, kumbaga, maituturing natin ang ating sarili na isang hipokrito kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Sinasabi natin na kilala natin ang Diyos pero wala namang patunay o kumbaga wala namang actions na nakikita sa atin. Hindi po maaaring sabihin lamang natin sa pamamagitan ng ating mga labi na minamahal natin ang Diyos. So, sabi nga, mga kapatid, kailangan merong gawa. So yung pananampalataya natin, maituturing nating patay kung wala naman po itong gawa, mga kapatid. At ganun din sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. So, may tuturing natin na patay ang pag-ibig natin sa Diyos kung wala naman pong gawa, mga kapatid. Kung wala naman nakikitang actions sa ating pamumuhay, mga kapatid. So, sabi nga ng Mateo, Mateo 15, chapter 8, verse 9, "E ginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos." Praise God. So, hindi po sapat na sa labi lamang natin sinasamba ang ating Panginoon. So, kung malayo po yung puso natin sa katotohanan o sa kalooban, sa kautusan ng ating Panginoon, so, hindi po ito i-acknowledge ng ating Panginoon bilang isang pagsamba sa Kanya, mga kapatid, bilang isang hain o handog para sa Kanya. So, ang dinanais po ng ating Panginoon ay yung totoo, yung genuine, yung buong pusong pagsamba, mga kapatid. At kung ito ay nagmumula sa puso, ito po ay talagang mag-uumapaw at makikita po sa ating mga kinikilos, sa ating mga sinasalita, sa ating mga ginagawa, mga kapatid. So, ang lahat po ng pagsamba natin, kung ito po ay magmumula talaga sa puso natin, ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ito po yung maituturing nating talagang pagmamahal, pag-ibig, tunay na pag-ibig sa ating Diyos, mga kapatid. Na hindi lamang sa labi, kundi maging sa puso at sa gawa, mga kapatid. So, kung gusto nating maging katanggap-tanggap yung pagsamba natin sa ating Panginoon, siguraduhin natin, mga kapatid, na ito ay lifestyle natin, mga kapatid. Sabi nga, yung worship dapat nagiging lifestyle ng isang Kristiyano, ng isang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Parang ito na yung buhay natin. Buhay na natin yung purihin, sambahin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos araw-araw, mga kapatid. Ayan, so hindi lamang tayo Sunday Christians, mga kapatid. Hindi lamang ngayon yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo ngayon, ngayong araw na ito, susunod sa ating Panginoon. So, yung pagsunod po natin sa ating Panginoon ay araw-araw. Ito po ay isang commitment, lifetime commitment na rin sa ating Panginoon, mga kapatid. So, sabi rin po ng 1 John chapter 2,
verse 3 to 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Praise God. Nagsisinungaling po tayo kung sinasabi natin na nakikilala natin ang ating Panginoon, pero hindi naman po natin sinusunod ang kanyang mga utos, mga kapatid. So, sabi po ng verse, wala po sa atin ang katotohanan kapag po ganun ang ating attitude o ganun yung ating approach sa pagsamba sa ating Panginoon. So, hindi po pwede talaga, hindi magkakaigi sa ating Panginoon na sa labi lamang tayo o sa mga salita lamang tayo sumasamba, mga kapatid. Kailangan po talaga ng pagsunod. Sabi nga po, obedience is better than sacrifice, mga kapatid. So, mas matimbang sa ating Panginoon, higit sa anumang handog o anumang tithes, offering, gaano man kalaki yung mga binibigay natin sa ating Panginoon, gaano man yung effort, yung oras na ibinibigay natin sa ating Panginoon, mas mahalaga sa ating Panginoon yung obedience, mga kapatid. Gaya po nung sinasabi nung main verse natin, ang utos naman ng ating Panginoon ay hindi napakahirap sundin, mga kapatid. Sabi nga po, ang pamatok ng ating Panginoon ay hindi naman ganun kabigat para matake natin, mga kapatid. Kumbaga para pong sa isang magulang at sa isang anak. So, ang isang magulang, hindi niya uutusan ng kanyang anak kung alam naman niyang hindi kayang itake ng kanyang anak yung utos na yun, mga kapatid. So, ganun din sa ating Panginoon. So, hindi naman magbibigay ang Panginoon ng napakahirap na utos to the point na hindi na natin kayang sundin, mga kapatid. At ang mga ibinibigay lamang na utos ng ating mga magulang ay yung mga bagay talaga na alam nilang makakabuti para sa atin. So, hindi hahayaan ng isang magulang na mapahamak ang kanyang anak. At ganun din sa ating Panginoon, mga kapatid. So, hindi hahayaan ng ating Panginoon na mapahamak tayo o magdulot sa atin ng kapahamakan ang mga kautosan niya, mga kapatid. So, lahat ng ito ay para lamang talaga sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Lubos ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapunta sa maling direksyon sa buhay natin. Kaya, mga kapatid, gayon na lamang yung kanyang pag-iingat sa atin. So, ang mga kautosan ng ating Panginoon, ang kalooban ng ating Panginoon ay isang bahagi, mga kapatid, ng pag-iingat niya para sa bawat isa sa atin. Kaya, huwag natin, mga kapatid, i-take yung mga utos ng ating Panginoon bilang kabigatan o bilang pahirap, pasakit sa ating buhay, mga kapatid. Dahil ang mga utos ng ating Panginoon ay talagang para sa ikabubuti, ikaliligtas ng bawat isa sa atin. So, yung mga utos ng ating Panginoon, mga kapatid, i-take lang natin siya as kagalakan, mga kapatid. Sundin natin ng may buong kagalakan sa puso natin, mga kapatid. Huwag nating kaligtaan, mga kapatid, yung kautosan ng ating Panginoon. Itatak lagi natin to sa ating mga puso. At syempre, gaya nga na sabi ko kanina, ipakita natin sa pamamagitan ng gawa, mga kapatid, na ipamuhay natin, makita sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano kung paano tayo sumusunod at umiibig ng tunay sa ating Panginoon. So sabi nga, 'di ba, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang greatest commandment ay ibigin natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas, mga kapatid. At hindi mahirap sundin ang utos ng ating Panginoon. So lagi nating itatak sa isip natin na ang mga utos ng ating Panginoon ay para lagi sa ikabubuti natin. So hindi tayo pinapahirapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga kautosan niya. Ito ay para sa benefit natin, mga kapatid, para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Kaya wag nawa na maging kabigatan ang mga kautosan ng ating Panginoon o pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sabi nga ng John 14:15, mga kapatid, if you love me, keep my commandments. So yun po ang sabi ng ating Panginoon. Kung mahal natin talaga ang ating Panginoon ay sundin natin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Ngayon, praise God, sa Diyos lamang po ang kapurihan, mga kapatid. At sa pagtatapos po ng ating devotion, tayo po ay manalangin. Ginoong Jesus, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at ng lupa. Hallelujah.
ang aming nag-iisa, tunay na Diyos. Hallelujah. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na nagsilbing paalala sa amin, Panginoon, na kung talagang mahal ka namin, Panginoon, ay susundin namin ang iyong mga utos, ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, hallelujah, tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa kautosan mo, Panginoon, na manatiling sumusunod sa iyo, na manatiling iniaalay ang buhay namin para sa iyo, Panginoong Jesus. Kayaan, Lord, na ang pagsunod namin sa mga kautosan mo ang maging handog namin, maging alay namin, hallelujah, na maging ang buhay namin, Panginoong Jesus, hallelujah, na maging isang kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod namin sa mga kautosan mo, God. Salamat, God, hallelujah, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa dakila mong katapatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya at habag mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, na patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming kinakalinga, Panginoon, sa pamamagitan ng mga utos mo, Panginoon, na siyang nag-lilid sa amin, Panginoon, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan kasama ka, Panginoon. God, hallelujah, sa umagang ito, Panginoong Jesus, bayaan, Lord, na masunod namin ang kalooban mo, Panginoon. Masamba ka namin, mapuri ka namin, Panginoong Jesus, ng nararapat. God, hallelujah, iniaalay po namin ang araw na ito sa iyo, Panginoong Jesus. Bayaan po na malaya kaming makapagpuri at makasamba sa iyo, Panginoong Jesus, sa araw na ito. At malaya ka rin po, Panginoong Jesus, na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Malaya mo pong ibuhos ngayong banal na presensya, Panginoong Jesus. Hallelujah. Let revival, restoration, Panginoong Jesus. Hayaan po, Panginoong Jesus, na magkaroon ng panibagong kalakasan at kapahingahan ng bawat isa, Panginoon. God, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ikaw lamang po ang aming sinasamba, Panginoon. In your mighty name, Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Good morning po muli sa ating lahat, mga kapatid, at nawa po ay tayo po ay magpunta sa ating mga local churches sa araw na ito, mga kapatid. At para nga po pala sa mga taga-Sariaya, ayan, malugod po namin kayong iniimbitahan para sa atin pong pananambahan mamaya. So, mag-start po ito ng 9 a.m. mga kapatid. So, sa mga taga-Sariaya o sa mga taga-malapit na lugar, mga kapatid, ayan, welcome po kayo sa United Pentecostal Church, Sariaya. Kita-kita po tayo mamaya, mga kapatid. Praise God. Salamat po! Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon.